Kristo'y nabuhay, nanali sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikigalak ang muling pagkabuhay ng giling mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyon, "Kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatuwiram pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na yan. Bahala na kayo." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaba nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galyon. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Senkria, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya.
at naghayag siya, naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nag-ahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana na mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinasuob. Purihin ang Diyos, siya'y awitan. Awitan ang ahari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa buhay natin, mga kapatid, marami tayong pinaghahandaan, no? Marami tayong mga ginagawang mga bagay na masasabi natin ito isang uri ng paghahanda para sa kinabukasan, para sa hinaharap. Kung kaya naman, sa ating paghahanda, hindi maiwasan na maka-encounter tayo ng mga pagkakataong tila kumbagay talagang titingnan kung talagang yung ginagawa natin ay para sa kabutihan, hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga taong nakapaligid sa atin. Malimit tayong maghanda sapagkat gusto natin
maayos sapagkat gusto natin makabuluhan ang ating hinaharap, ang ating kinabukasan. At kung tayo ay naghahanda, hindi talaga maiwasan na tila hindi naaayon sa atin ang panahon. Tila ang hangin ay salungat sa ating mga gusto. At yun naman talaga ay normal na ating may encounter. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesus nagpaalaala sa mga alagad. Yung pong ebanghelyo natin ngayon, kung inyong babasahin ng Biblia, ito ay nangyari bago ipako ang ating Panginoong Hesus. At alam natin na malulungkot ang kanyang mga alagad, mawawalan ng pag-asa ang mga alagad dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. In fact, yung ibang alagad, alam po ninyo, nung namatay ang ating Panginoon, anong ginawa nila? Bumalik sa dating buhay. Bumalik sa pangingisda. Yung inaasahan nila na magiging leader, magiging hari nila, nawala, namatay. At ngayon, nawalan din sila ng pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon, malulungkot kayo, pero darating din ang panahon na matitigib kayo ng kagalakan. Magagalak kayo. At ginamit ng ating Panginoon ang isang imahe ng isang nanay o ina na malapit ng manganak. Hindi madali ang magluwal ng isang bata. Ito'y laging karanasan ng mga magulang, especially ng nanay. Sa pasimula pa lamang ng buhay ng isang bata, hindi na madali. Sabi nga ng iba, ang isang paamo ay nasa hukay. Hindi mo alam pagkatapos ng iyong panganak kung buhay ka pa o hindi na. Pero pagkatapos noon, pag nalampasan na iyon, pag nakitang malusog ang bata, ano magiging reaksyon natin? Naiiyak tayo sa tuwa dahil nakalampas tayo sa napakatinding pagsubok. Alam po ninyo, sa ating buhay, ang paghihirap ay hindi na maihiwalay sa atin. Ang paghihirap ay laging kasama na natin. Kung tatanungin ninyo ako, ano nga bang dahilan? Bakit may mga ganitong pangyayari sa ating buhay? Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang sagot. Kung bakit kailangan natin itong maranasan, kung bakit lagi kailangan tayo magkasakit, kung bakit kailangan magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa, kung bakit kailangan magkaroon ng hiduwaan sa loob ng pamilya, sa loob ng pamahalaan, kung bakit kailangan mayroong mamatay, magkasakit. Pero isa lang pong sigurado ko, ang lahat ng ito ay hindi galing sa Diyos. Ang lahat ito ay hindi kagustuhan ng Diyos. Ang lahat ng ito ay hindi pinahihintulot ng Diyos. Ngayon, saan to galing? Saan ang gagaling ang ating mga paghihirap? Magandang tanong na kailangan nating sagutin. Baka kasi tayo yung isa sa nagbibigay ng paghihirap ng ibang tao. Baka tayo yung dahilan. Baka dahil gusto natin maging magaling sa paningin ng ibang tao, handa tayong yumurak ng iba ng dangal ng mga mahihina sa ating lipunan. Baka dahil gusto natin maging tanyag at kilala, gagawin natin ang lahat para mapatunayan sa mundo na tayo ay may mas kapakipakinabang. Baka tayo yung dahilan at hindi ang Diyos. Baka tayo yung dahilan. Kaya nakakalungkot, mga kapatid, kapag yung isang tao successful dahil handa siyang gawin ang lahat, matapakan man ang dangal ng ibang tao. Handa siyang gawin ang lahat kahit ikapapahamak ng kapwa niya tao. Nakakalungkot kung bakit may ganitong mga tao
handang gawin ang lahat para maging tanyag. Para ang kanyang sarili mapatunayan na siya ay magaling at kapakipakinabang kaysa sa ibang tao. Anong klaseng pag-uugali meron ang mga taong iyon? Kung gusto natin maging matagumpay, magtrabaho tayo ng patas. Walang tinatapakan, walang inaargabyadong tao. Kung ikaw ay successful, kung ikaw ay masagana ngayon dahil nagsakripisyo ang ibang tao para sa iyong, para sa ganang sa iyo, please, mga kapatid, iyon ay hindi ugali ng isang Kristiyano. Iyon ay hindi ugali ng isang anak ng Diyos. Kaya nagpaalaala ang ating Panginoong Hesus, kayo'y matitigib ng kalungkutan. Pero yung kalungkutan iyon ay sandali lamang. Mulit-muli, ang kagalakan ay makakamit ninyo. At ang ating tunay na kagalakan, walang iba kundi ang Diyos na muling nabuhay, bumangon sa kamatayan. Tanda na ang Diyos ay mapagmahal. Tanda na ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Tanda na ang Diyos ay tapat sa kaniyang mga pangako, tapat sa kaniyang mga sinumpaan. Kung gusto natin talaga ng tunay na tagumpay sa buhay, huwag tayong kumapit sa mga bagay na maaaring maging hadlang para magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos. Ang ating tunay na tagumpay, walang iba, kundi si Jesus na muling nabuhay sa krus. Kundi si Jesus na bumangon mula sa kamatayan. Mga kapatid, nawa sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ng Santa Misa, ito ang ating maging intensyon. Panginoon, punuin mo ako ng kagalakan. Maging matagumpay sana ako. Maging matagumpay ako dahil ikaw, ako'y naghahangad ng malalim na relasyon sa iyo. Maging matagumpay ako dahil ikaw lamang ang aking pinaniniwalaan. Nandito ako ngayon sa dambana ni Padre Pio dahil gusto kong magkaroon tayo ng puso sa pusong ugnayan. Nandito ako sa simbahang ito dahil alam ko lalalim aking relasyon sa iyo. Nandito ako kasama ng aking mga kapatid na iba't ibang hinaharap sa buhay dahil gusto kong makasama sila. Dahil gusto namin na sambahin ka sa pamamagitan ng pagkasabuhay ng iyong wagas at tunay na pagmamahal sa amin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y dayani, itubin ay tumahimik, na ang puno ay tumindig, bilang hukom natin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kaniyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayo lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalinghapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at Nantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapalit naming nahimlay na may pag-asang sila muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na managaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. O manamin, sumasalamit na, sambahin. Aming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy ng pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay pagkain sa kaluwa at katawan, tanggapin mo ang ala ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Di man karapat-dapat kami malalakbay, tanggapin mo ang
payag na lay sa pananalangin ng aming reyna at ina. Daling kami ka, Jesus, ang aming buhay. Lapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluwa at katawan, tanggapin. Bigay sa amin ang kalakasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming na pagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan, upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahap sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang time-timan. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana. Mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALTO, St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations sa darating na May 19, araw ng Linggo sa Divine Mercy Sanctuary. Sa pagnanang nanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15, ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mabatang nasa grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Hallelujah.